Good morning mga ka-promdi! Ito na naman, nagbabalik na naman ang inyong probinsyanong guro para sa panibagong video na naman. Ngayon nga mga ka-promdi, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-reset ng Epson printers, no? At pasensya na maingay kasi nasa highway tayo. Meron tayong isa sample dito na Epson. Actually, na-reset na ito mga ka-promdi. Pero ipapakita ko sa inyo yung napakasimpleng step at kung paano gamitin yung Epson Resetter Tool. Alright? So, huwag nyo nang kakalimutan mag-subscribe, like, share, comment, and subscribe, and hit the notification bell, and so on and so forth mga ka-promdi. Huwag na nating patagalin. Let's do this! Okay, so as you can see mga ka-promdi, nandito na yung na-extract natin na RAR ng ating adjustment program or utility tool para sa Epson. Ang gamit natin ay Epson L360. Gagawin lang natin, right click natin to, automatic niyang madedetect mga ka-promdi kung ano man yung program. Right click natin to, tapos run as administrator, pindutin natin yung yes. Yes, tapos magpapakita ito mga ka-promdi. Yan. Susunod na gagawin natin dito, syempre select natin kung ano yung model ng ating Epson. Ang gamit ko ay Epson L360. Tapos dito naman sa may port mga ka-promdi, gamitin nyo lang tong auto selection. Pindutin nyo ang okay. Tapos punta kayo sa particular adjustment mode. Yan. Tapos makikita natin mga ka-promdi ang initial setting. Pindutin natin select natin, tapos pindutin natin ang okay. Tapos dito ilalagay natin yung product serial number natin. Sa mga Epson printers, hanapin nyo lang, pwede rin nasa loob mga ka-promdi. Wait lang, ipapakita ko sa inyo. Ito mga ka-promdi, para sa Epson L360, nandito po yung ating serial number. Yon, nandun sa loob, yon. Ito po yung serial number natin na 10 digit. Lagay nyo lang po yan dito sa may kuwan natin. Okay? Yon, so ilagay natin mga ka-promdi yung serial number natin, BGF. BGF. K369 753. Yan, pagkatapos niyan mga ka-promdi, pindutin natin yung check. Yan. Okay. Yan. Tapos pindutin natin yung perform. Yes. Yes. Alright. So na, initializing na mga ka-promdi. Turn off your computer, pindutin natin ang okay. Turn off natin. Okay. Tapos turn on ulit natin mga ka-promdi. Turn on, yan. Yan. Tapos okay. Tapos punta tayo sa get status. Kapag ready to print na yan, okay na siya mga ka-promdi. So yun, ganun lang kasimple mga ka-promdi, na automatic po niyang madedetect. Punta muna kayo sa initial settings, tapos ilagay nyo yung product serial number, tapos ipindutin nyo itong get status, makikita nyo kung ano yung problema niya. Saka nyo, kung ano yung magpapakita dito, for example, maintenance yung nagpakita mga ka-promdi, no? Close nyo lang, tapos puntahan nyo dito sa may maintenance part, kung sa head cleaning o sa waste ink pad, tapos ito yung i-okay ninyo, tapos dito nyo ayusin yung kwan. Check and initialize lang mga ka-promdi. So, tapos finish, tapos na yan, ready to print na. Maraming salamat sa inyo pagkikinig mga ka-promdi at hanggang sa muli.